ang tatlong pirasong pipe natin na meron tayo. Isang pure stack, isang kalkal pipe, at saka isang open pipe. So guys, for today's video, meron tayo ditong tatlong pirasong pipe. Magkakaiba yan guys. Itong dalawa, parehas lang. Yung itsura, pero itong isa, kalkal yan. Ito, stack. Stack size yan. Pure stack talaga siya. Hindi pa siya nariritubo. Kumbaga ito pa yung pinaka-pipe niya talaga ever since simula nung naglabas ng MX, no? Yung nakalagay sa kanila. Tapos ito yung sa akin. Ano naman to? Kalkal. Pinakalkal ko to. Yan. Kung mapapansin nyo, malaki siya. Ito, hindi natin nadala yung ating caliper, pero parang 16 siguro to kasi itong ito, 32mm na to eh. Halos kalahati lang siya. Yan. Tapos, meron tayo ditong ano, isa. 32mm din to guys. Ano naman to, production pipe. Pinatubo ko rin kay ano, kay B-Max. Ayan. Pinatubo ko siya tapos pinaayos ko yung, pinabago ko yung tip. Ito. Kung mapapansin nyo yung mga YRS, ano yan, bilog lang siya dyan. So sa akin, pina-open ko siya tapos pinalagyan ko ng tip para medyo tahimik. Pag nagra-rides, ginagamit ko to. Minsan nga, halos itong ginagamit ko lagi kasi gustong-gusto ko ang ganya kasi parang wala pang 2 kilo to. Samantalang yung mga stack pipe natin, tumitimbang yan ng mga 4.5 kilogram bawat isa. So ito na nga guys, hindi lang kung bakit tayo nagkaroon ng tatlong pipe. Sa totoo lang, apat na pipe to, dalawang ganito, dalawang pure stack. Binibenta ko siya. Tinidispose ko siya. Ito talaga, ito yung sa akin to, sa MX to talaga to galing, na pinakalkal ko, sa VMAX din. Ito, binili ko siya, tapos may isa pa akong binili. Binibenta ko rin siya, para dun sa mga naghahanap na mga kagaya kong Sniper MX-135. Ito, meron tayong isa. Tapos, dun sa mga nagtatanong, no, kung pwede ba sa Classic. Hindi siya pwede guys, hindi siya plug and play sa Classic. Kasi yung tubo nila magkaiba. Ngayon, kung gusto nyong may salpak sa Classic to, siguro kailangan nyong i-re-elbow yan. Halos parehas lang din naman yung mga kabitan ng mga ano nito, tornilyo. So, kailangan nyo lang siguro siyang i-retubo para may salpak nyo sa inyo. So, ngayon ito, ititest natin ng isa-isa. Ito talaga guys, ito yung gamit ko ngayon. So, kinalas ko lang siya lahat para may pakita sa inyo itong tatlong pipe na to. So, ito yung lagi nakalagay sa akin. Tapos ito, nung nakaraang linggo, mga isang buwan ko lang din siya nagamit. So, binalik ko siya dito. Ngayon naman, medyo sawa na ako dito. Ang gusto ko naman, bumalik ako sa stock. Para, may ba lang, habang hindi pa siya nabibenta. So, gamitin muna natin siya. So, yun na nga guys. Okay na. Ito na yung ating elbow. Sinabit ko. Kakabit na natin siya. So, ang pinakaunang ginagawa ko dito guys, para mas mabilis ko siyang maikakabit, para hindi na ako nahihirapan na ipasok tong mga elbow na to, kinakalas ko to. Itong kahan na to, itong side, tapos ito, itong tapakan na to, niluluwagan ko yan guys, para bababa pa siya ng kaunti dito, para mas madali natin maisalpak yung pipe. So yan, naluwagan na natin siya guys, ito. Tapos ito. Ngayon, unahin na natin tong isang stack pipe natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, lahat ng pipe natin, may mga butas yan na ganyan. Ano yan? Drain. Para in case pagpasukan siya ng tubig, may lalabasan siya. Ayan. Sa mga stack pipe yan, pero pag dito, sa ito, wala siya. So, ayan. Kabit muna natin tong stack pipe. So, ayan guys, diba natin, habang wala pang nakasalpak na pipe. Ito yung tunog niya. Ayan yung tunog niya guys. Parang makina. Parang ano po bota.
Ayan, nakabit na natin yung ating stock pipe. Ayan, hindi to kalkal guys ha. Yung pure stock to na pipe. Ayan, sinulpa ko muna natin. Pero ito na talagang gagamitin natin para demo lang. Ayan. Tapos, ayan, higpitan na natin. Start natin. Namiss ko yung tunog nito. Ang tining. Ang sarap sa teng eh. Guys, yung kumakaransing yung tornilyo nya. So ayun, ito yung stock natin. Ngayon kailangan natin itoon uli yung ating carb pag babalik natin sa stock pipe na mga overfeed dyan sa gas. Ayun, itoon uli natin sya mamaya. Salpak uli natin yung pangalawa, yung kalkal. Dinemo ko lang to guys para marinig niyo yung tunog. So next, kalkal pipe 32mm yung stock pipe, mga 69mm siguro, hindi ako sure, no? Pero mga ganun kasi halos kalahati lang sa nito. So ayan, salpag na rin natin. Start natin. Ayan yung tunog niya guys. So matining din siya, medyo malagapak na matining yung tunog compared dun sa stock. Oh, ito yung kalkal natin. 32mm. Next natin, yung ating open pipe. Ayan. So start natin, nagpitan na rin natin. Ayan, nakatipan siya dyan guys ha. Medyo tahimik pa siya. May tip pa siya dyan. So, tatanggalin natin yung tip. Ito, nakalas na natin yung ating tip. Ito yung tsura niya, guys. Yan. Kapal ng carbon. Sige, start natin. Yung bag natin, nalulumihan. Sige, game. Yan lang guys, follow for more and subscribe to our YouTube channel. Peace!